there's Declan Israel. Pero game number one, series number one, Aura PH versus Onyx PH. This is, pwede nating sabihin, el clasico din guys eh. Most well-known teams din to for the higher leagues or international well-known din to. Kaya nga may Aura PH, may Onyx PH. Pero ito na nga Prof B, early item check muna tayo. Ayan, check natin, face mask. And maganda nga ginagawa dito ng Aura PH, hindi sila magiging agresibo. Compare ata ng gagawin ng Onyx PH dahil wala silang Hunter's Knife. And trio tagapayo, the usual thing para sa side dito ng Onyx PH. Yung talagang rotate, mas mabilis mag-rotate ang isang team, lalo't may Rafaela. And may wave clear naman using itong skill din as well ni Rafaela. Mm-hmm. Tapos ang dami nilang panligtas dito, movement from Rafaela, pero look at the jump, Prof B. Oops. Joke pero lang yung jump. Ano lang, pakiramdaman lang. Siyempre, hindi pwede suntok ka ng suntok. And opo, 2017 po ako nung college po ako. Sinasagot ko lang yung katanungan kanina sa comment section. And of course, on to the top, medyo tahimik lang. Usually tahimik, may sariling laban or pinanguhugutan yung top lane or yung side lane. Yan yung may walang paking linya. Pero later on, magiging effect pagpasok sa mid-game. Mostly kasi nag-iipon lang ng mga stocks yan. Mostly yung mga ganyang hero. Pero look at this, Sephiroth is sa lubong, Prof B. Most likely, hindi nila susundan ng mga nauna. Sephiroth will play out kasi wala pa naman damage dito. Etong si Hades. Hindi ako nagkakamit si Hades yun, no? Tama? Pero ito, going in na. Nakpo, Jay Maester against Boombagsik o Boombagsak. First blood for the side of Onyx PH, nang bigla sila dito. And look at the attack speed. Balik mo dito. Yung attack speed niya, no? Yung kalmot ni Hate, automatically, masusulit nila ang gold bars dito ng Torre. And, mind you, about dun sa movement dito ng mga heroes. Prof, bakit po ba gumagalaw ang hero pag nagno-normal? Di ba, isang normal galaw? Normal galaw. Kasi, yung animation, di ba, may pag-cancel, mas mabilis silang pumalo pagkaga. Yun. Mas mabilis exactly silang makakapag-farm. Eto na, energy na nga, Turtle Sherry up for grabs. Sila basta dito, Andragon, napakupin ng kanyang pag-zone out on the backline. Big Daddy Greed will fall. Naku, sino ba nakakuha dito? And another one, Valir as well. Two man down for the side of Aura PH. Ang ganda ng setup dito ng upwards nilang si Yuzong without the Sheen. Minsan kasi may epekto rin yung IGN, Prof. Bumbagsak. Na-foresee ni Kiluwash yung early game, guys. That is 0-3 agad sa ating kill score. Koko sa kanya, ano na yan, boom, taas! Ang mas maganda dyan. Pero light now, guys. Look at this one. Kakasalubong na naman ni Sinundot. Pero literally, susundot lang siya against Sephiroth. Di pa kakayanin ng 1v1 ng isang Alice ang Chunat. And meanwhile, onto the top, make it drop. Uy. Tikan lang, pero din hindi sapat. Oh, alam mo naman yung mga Depsy roll dito. Depsy o Depsy? It's Depsy, no? Depsy. Ayun na nga, may pag nanakap na dito. 1v1 with the Greg. Wag tayo, hindi niya itutuloy. Uy, Sinundot! Sephiroth, flicker out na muna dito. Nalilito ako sa kanilang mga pangapangapangalan. And that is in ano intersection, no? Roughly siya. Yes. Tama, yun. Sephiroth yan. Oo. Let's do pero this. Pero going back, let's do this talaga to, mga Lodi. Pero right now, 3 minutes and 3:30 seconds pa lang naman tayo. Wala masyadong ganap. Mag-iingat dito ang Onyx PH, lalo na sa kanila na yung kalamangan. Pero sabi nila, walang ingat-ingat. Diatina, sabi ko sa'yo, pag bumbagsak talaga, bibigyan isang matindi. Pero mirror move on through bottom side, Prof. Feeder sa jump talaga dito. Na-hold na dito, trying to take down that interception. Makakawala naman dito. There's a burst from that Alice. Makakataas pa, 4-man rotation. Nagkaroon ng switch na nga. And makaka-bail out ang side dito ng Aura PH. May tuturuan lang ako. Let's do this. Let's do this talaga. Seminar talaga to, mga kaibigan. But right now, kita naman natin 4 minutes into the game time lamang dito ng around 2K ang Onyx PH versus Aura PH. Wala pa naman sila mga main items dito. Going in for the Demon Hunter, possibly dito yung Claude natin. Ayan na nga, nabili niya na. Speed lang, Prof. B, ang pinapagana lang dito. Meanwhile, yung Roger natin, makikita nyo naman, focus farm lang din. Siya yung highest farmer natin. Pero ito na nga, first turtle of the game, Prof. B, jump may na naman. May pag-setup na nga dito against intersection. Pero look at the backline, tumalun na si Shenron. Naku po, naglaho para mula tumul. Knock-up coming from that pakinto. And makakaligtas pa ba si Grid? Naku po, down you go ang kanyang kasama. And mauhuli pa ata. Hindi, nakakaligtas naman si Grid daw. Dalawa kapalit, wala. Ay, di. Dalawa kapalit, isa for the side of Onyx PH. And Onyx getting a lot of kills against Aura PH. Ma'am Athena, sa ganitong kaaga,
tumatagilid ang vapor ng Aura pH, bigyan mo naman kami ng konting time frame kailan natin like aasahan makabalik ang Aura pH sa ganitong sitwasyon. Pwede sila pumalab dito pag nagkaroon na second core item si Gold Lane Diff, pero sa ganitong klase na sitwasyon, alam din ng Onyx PH yung time frame na mag-online dito Aura pH kung sakaling papabayaan nila na makapag-farm yun ng isang maigi. Avarice is the emblem. As we all know, isang sundot lang ng Claude, there is a bonus gold na matata mo. But going in na naman dito si Soy, pero before I continue my thought, Prof. B. Ako po, ang ganda ng pagkabalad. Oh, dito may pagsipag, nakahuli na. Kinalmot, kalimot. Etong si Valir, 2-man down for the side of Aura. 1-8 ang ating score. Maaari pa nilang i-convert eto sa kanilang objectives. Hindi pa tapos. Hate, want more blood. Dildalus trying to play safe against the 3-man rotation from Onyx PH. Exactly. That is 4K gold lead na dito. Aura versus Onyx PH. 1-8 agad. 6-minute mark pa lang tayo, mga kaibigan. Onyx PH very aggressive against Aura PH right now. Even though kanina sa head-to-head stats natin, mas lamang sila average kills per game. Later pa natin makikita yun, guys, if both of the hyper carries magtatapatan na. But I just saw Jay Mazer, even Rafaela, purchase the courage. Mas lalong bibilis to, Prof. B. Oh, parang si Doctor siya lang to pag naglaban-laban later on. Pero brute force, breastplate for boom, bagsak, nice itemization, lalo na siya yung inuuna mostly kanina into the early game. They need to hold their grounds if they want to turn this game around, Prof. B. To be honest, hindi nila kailangan pumalag eh, actually. Kasi our Onyx PH naman, gusto nila palag ng palag para hindi makapag-focus dito ang Aura PH. Talagang binabalagbag na nga. Speaking of palag, pumalag ang isang member dito ng Onyx PH, pero there's a burst galing kaya intersection. Now, I think that's only a space created dahil na-secure naman ng Onyx PH yung kanilang third turtle of the game. No, it's second ba? Third? Second turtle of the game. Second turtle, but makes a huge difference. That is already 21k net worth of the overall team, guys. And dalawang turret takedowns. Take note of that, Prof. B. Before the 10-minute mark, Onyx PH nakapag-establish na sila exactly dito nung kanilang mga grounds in order to win this game number 1. Pero Aura PH, meron pa namang comeback potential. This is still 50-50. Lalo na nakikita natin din si Gold Lane Diff, hindi pa naman siya totally na siya shutdown ng Onyx PH. Nakakapag-farm pa rin siya into the minion wave, imbed the jungle monster. Respective buffs, hindi naman na-deny dito ng Onyx PH, Prof. B. 2-8 kill score, medyo mababa pa yan. Pero hate right now is on fire, literally. Pero on to the top, make blazing bullet sa dalawa. Sinasalo. There's the damage. There's the knockup. Where's the kick? Ayun na nga ang kick sa Eren na pilayan. And 2-man down. That's an easy double kill para dito kay Hades ba? Or si ano, si JP? It's JP, pero kalimutan na muna natin dito. Look at this. Ako po, 3 against 1 na. Huli na dito si Brody, ang isa nilang core hero. 4-10 ang ating score. Nakakaramdam na ako ng sakit galing dun kay Claude. Ako po, mga Lodi. Si Daddy JP out muna dito. Prof. Bia, naglalaro si Benny Cutie for the Gold Lane Diff. And right now, ladies and gents, kita naman natin si Boombagsak. Nag-focus na lang siya mag-farm doon sa Little Wanderer natin. Kung kanina medyo nabubugyo siya onto the top, that is a nice decision to switch lanes kung sakali mang inaaraw-araw ka para kahit pa paano manenegate mo yung na-counter sa'yo ng Onyx PH. But right now, Prof. B, hawak pa rin dito in terms of gold. That is 4K gold. 4-10 ang ating score. 6 kills ang lamang nila. This is the third turtle. Iko contest ba ito ni Sephiroth? Ang Blazing Duet to make sure na kanilang mga damage deep, bursting fireball and searing turret pinakawalan na, pero ang dami bumabagsak sa Aura PH. Susundin pa ito sa likod habang pop ang kanyang immortality, I mean that purify, and makakaligtas. Look at that, the burn is not enough to kill the dragon. 4-man down and gusto pa nila Daedalus main. Easy peasy, nagwala ang isang lycanthrope sa harap ng mga miyembro ng Aura PH. Grabe naman yun. Make it a maniac for hate. Galit na galit. This is hate. Formerly execration. Sabi niya dito, ako nga pala yung sinaing nyo. But right now, guys, with the Roger na nagwawala si Lycanthrope, I think the mistake there is that nag-jump too early doon si Sephiroth or si Rafflesia, guys, si intersection. But with the jump, agad na sana yung pick-off niya, but there's no follow-up damage. Instead, nag-counter go yung Onyx PH. Sila pa yung naubos doon. Look at this one. Pumasok agad si Sephiroth with the flicker. Tsaka pumasok si Goldie with the Blazing Duet, pero hindi niya nakita na sa kanya na naka-focus fire yung Onyx PH, Prof. B. Tama, which means,
si Pamaypay nagbibid lang ng time just to counter out with Shenron or yung dragon form niya. Diba? Hindi lang ba yan yung ano, dragon? Pag knockout dito nung Valier natin or ni Big Daddy Greed, hindi natin ramdam actually, Prof. And alam mo, isa pa sa ano, no, dun sa idea kanina dito, ang ganda ng ginawa nung Aura PH, yung Blazing Duet na maaga. Ang pinaka-call kasi nila dyan, si Dale Dalus o si Broding Uubos eh. Ang ganda ng dikit-dikit eh. So yung Abyss Mark, hinahintay ko rin kumabit. Apat ata sila, pero masyadong maganda, or mean mas maganda yung pinakita dito ni Pamaypay to zone that Brody. So yung Mark of the Abyss and yung TAM niya, hindi niya nasulit. Exactly. Sabi nila baka sulitin, Onyx PH, sabi nila mas nauna kami nagbayad sa buffet. Okay, first come, first serve kasi yan mga Lodi. But right now, Aura PH having a hard time to position themselves into the map. And Onyx PH, medyo lamang na sila in terms of itemization. But the Flood, good job securing the Demon Hunter and Golden Staff. Meanwhile, Blood does ask with the Anti-Caress naman dito sa ating Yuzhong. That is already 3 core items and Tadja Talisman, COD, and the Winter Trancher for the Alice. Meanwhile, si Roger naman natin mayroon ng Wind Talker, Endless Battle, and Brute Force Breastplate. Kaya naman pala, hindi lang siya more on damage, meron din siyang per defense, guys, kung sakaling siya yung mismo i-jump dito ng Aura PH. And going back, siyempre, inaasahan nila si Daedalus yung uubos, Prof. Pero wala pa siyang core damage item. Mas inuna niya yung Brute Force, which is something na hindi talaga siya makakapalag in terms of pang-uubos of Onyx. Ayun na nga yung mga pang-uubos. Ito na, up for grabs na ang First Lord. May part dito na hinihintay lang ng Onyx PH na mag-Luminous na to. 10 seconds para sa Luminous Lord. They have the proper arsenal. They have the firepower. Meron silang map control dito. All about Onyx PH momentum as of now with that 10k gold lead. Pero look at that, the Lord movement enhanced from Aura PH. Eh pagkapatak ng 12, yung movement nila synchronized, apat agad ang nagse-secure nung kanika nilang mga position. Uy, habang nasa kabilang side naman dito doon sa Jaffin, coming from Matilda, meron kamustahan lang naman dahil matagal na magkaibigan yan. And tumatalong palayo dito ang dragon, napangiti dito si Athena with a blazing duet coming from that Claude. Nag-ready na siya ng BMI out, medyo nagkakamali ba ang galawan? Hindi, nagkapakiramdama lang. Now etong si Lord, pineperwisyo na dito ng Onyx PH. Hinihintay ko ang counter go dito ni Sephiroth or that intersection nasa loob siya mismo ng H section. Abang humihilingin lang dito si Jackie Mace na huli na. Here comes the dragon na Shenron. Ang ganda dito na pagka-zone out na ipit si Daedalus. Sir Brody pero the knockout coming from Paquito. Dalawa-dalawa na po dito. Five man death ball looking good. Nakatara position dito na side ng Aura PH. There you go down. Si Big Daddy Grip tanggal ang support automatically. Grabe itong Lord na to. I think they were being too greedy, Prof. B. I believe that they could have gone actually to position onto the Lord itself instead of idling around the Lord. Pero makikita naman natin dito si Bumbagsak na notice niya si Pamaypay pero hindi niya nakakayanin niyan i-take down single-handedly now that Kyrie is on his way. And that is actually a free Lord. They had the chance eh. Actually, they still have Daedalus with a clutch retry sana. Even si Goldlane Diff. But I like the zoning out na ginawa doon ni Pamaypay yung sinundot. Look at the dragon form ng ginamit ni Dilar. Si Dilar yung Pamaypay, guys, ha. Nung ginamit niya yung dragon form niya, nagtakbuhan, parang bowling pin, nag-crumble down yung binubuong posisyon ng Aura PH earlier, Prof. B. That is already 32k and 43,000 agad dito na network ng Onyx PH. In terms of skill, pwede nating sabihin talaga na medyo bugbog. That is 4 to 16 ng Onyx. In terms of turret takedowns, labang din sila ng lema. Objective-wise, mas nakakalamang ang Onyx Page. But the chances for a comeback is still around 30-70, Prof. B. Kung sakali man na makakipick up sila ng around 1 to 2 heroes against Onyx PH. Ayan na nga, ang mga porsyentuhan eh, nailabas na. Here comes the super duper mega mad angry gold lord jumping in. Sa bottom forward dito habang Bloodlord, inahantay ko ang jumping slash na naman. Baliliguban lord, hindi, dumidiretso sila dito. Habang moving forward naman, the rest of the members dito ng Onyx PH waiting for the perfect timing. Ayan na, pumasok na si Alice dito. Searing Torre with a bursting fire, trying to hold. Naka nilang Alice, ang ganda ng pagka-dragon. Zoning na naman dito, nahuli si Valir. Down you go na rin, ang isa sa kanila, Big Daddy. Pero wala siyang no-tail. Abang down na ba ang isa sa mga Mirable Knockup trying to hold the turret. Yung life, yung gitna mismo makukuha dito ng Onyx. Grabe, very commanding.